80 kph, pero maraming hindi sumusunod sa speed limit gaya itong truck. Some things lang na medyo maninibago ka when driving a right-hand drive car. Of course, dito ka papasok. Kakaiba yung view kasi usually passenger ka. Dito ka magdadrive, di ba? Weirdly, bunot ako ng bunot ng seatbelt dito. Dito siya. Sa right hand. Kasi di ba parang mode mo magdadrive. And syempre, di mawawala ang JDM roadside flare. Yun. Mga JDM boys dyan, kinakabit yan sa kotse nila. Hello guys, so inaantay ko lang yung flight ko to Japan and itetesting natin yung international driving permit natin na nakuha sa AAP. So ayun, good luck sa atin. So makikita nyo guys yung car na itadrive natin later. A few moments later. Okay, so umaga na guys and nasa airport pa rin tayo. Kasi ikaw, Jetstar, patalo ka. Nakatawa kasi nandun na kami, as in sumakay na kami sa airplane. Tapos parang nag-stop yung mga FA no, nagde-demo sila ng mga life jacket. Tapos may na-sense kami parang may something wrong eh. So anyway, naayos naman daw yung technical issue. Pero nung pag-alis ng plane, nung umatras siya, punta siya sa runway, bumalik kami sa gate. And then pinababa kami lahat. Ayun, cancel daw yung flight. So hassle. Kasi parang maaga dapat yung flight na yun, 12:55. So wala, naganap kami ng ibang airline na pupunta rin sa Sapporo today. So hence nandito tayo sa Terminal 2 PAL. Wala kwenta ka Jetstar, may utang ka sa amin. Yay! Success! Nakarating tayo sa Japan. Ayan yung rental car. Tutur ko lang kayo sa mga nangyari, paano ko siya nakuha, and yung mga driving tips na kailangan nyo alamin before kayo mag-drive dito. Lalo nang sobrang lamig, sobrang dulas ng mga kali. So right now, nandito tayo sa Jozankei. Ayan no, grabe. Puro snow. Maganda yung mga onsen dito, yun yung pinupuntahan nila. So, maraming hotels dyan. Ibang klase yung snow dito sa Hokkaido. Powder talaga siya. Anyway, ito yung car. It's a Nissan Note. And papakita ko sa inyo yung interior. Medyo kakaiba siya. Of course, fitted with winter tires, studless. Tapos, mukha siyang ano talaga. Mukha siyang futuristic. Ayan, e-power to, four-wheel drive. And that, yan yung bagong technology ng Nissan when it comes to mga hybrid nila. Ayan, Nissan Note. Actually, maganda yung itsura niya. Para siyang Jazz na medyo mas pahaba. Actually, maganda nga setup nito. Nagyaman ng 17 inches. T37, dejo ko lang. Pero yun. Okay siya. You'll notice din sa Japan, tinataas nila yung wipers kasi mag-freeze siya pag pinapark sa labas. Yun, sasabihin din sa inyo ng car rental person yun. Sige, pakita ko sa inyo yung loob. Marami siyang features guys. Hindi ko in-expect na ganito ka high-tech ang makukuha ko and ganito kadaming features. I was expecting na parang Econobox car lang na
very basic, pero nasa Japan tayo guys, yung basic dito, advanced na para sa atin. Since yun nga, home of technology, JDM, lahat ng high-tech stuff na gagaling dito, robots, etc. So anyway, gaguide ko lang kayo guys dun kung paano ko nakuha tong rental car namin. So first of all, yung plan was, maghahanap ako ng rental car sa internet, obviously. So first na naisip ko was Klook. So yun yung Klook app, yung kung saan ka nagbo-book ng mga attractions, tickets. Pwede ka na mag-book eh. From there, makakapili ka ng types of anong car, kung gusto mong maliit na car, wagon, to SUV, to mini SUV, to a van. So maraming choices dun. Ang problem ko lang is ayoko pa siya i-book kasi hindi ko pa nakukuha yung international driving permit ko. So dinelay ko muna siya. Nakuha ko naman yung international driving permit ko. Pero nung nag-check ako ulit sa app, ubus na, wala na akong mabook na car. So ang ending, naghanap na lang ako ng car rental sa Hokkaido sa Facebook. So tinype ko na lang Hokkaido car rental. So true enough, meron nga. Ang pangalan niya, Car Rental Hokkaido. So minessage ko yung guys, sumagot naman siya. And actually marami din ako minessage na mga pages doon. Pero siya na lang yung sumagot, yung iba sold out na. So yun nga kasi parang peak season din yata dito. So, ito ang in-offer niya. I think nag-backout ang isang customer niya. Ito yung car. 4 months old pa lang. And medyo bago pa siya guys. As in, may pagka new car smell pa siya. Maayos pa yung plastics. Kahit yung leather sa steering wheel, parang fresh na fresh pa siya. Kakaiba. Ayun, happy naman ako sa kanya. Kasi wala rin naman akong choice. Maging choosy pa ba ako. Pero for what I got, sobrang okay guys. Sobrang okay. Nung sinundo kami, nung car rental service, dinala kami sa office nila. And may konting briefing doon, like mga do's and don'ts, driving tips. Kasi syempre, iba yung rules dito. Oo, yung iba, familiar yung ibang sa road signs. Binibigyan kayo ng ganito. More on mga important traffic rules, mga traffic signs to remember sa Japan. So, kunyari sa front, ang sign na medyo kakaiba, for me, versus driving in the Philippines, is ito, yung stop. So, ganyan siya. Walang stop na nakasulat. Parang may characters lang siya. And then, ano ba to? No entry. And then, eto, one way, road to the left. Tapos yung iba mga directional arrows naman na gets niya na. Ayan. Siyempre, may mga roads tayo na may deer. Nakakita na ba kayo? Sa bagay yata may ganyan. Joke lang. And then, sa likod, to speed limits. If nakita kayo ng ganito, of course, ito yung corresponding kilometers per hour. So, pwedeng 80, 70, 60, 50. And then, pag walang number, ibig sabihin nun, no limit, but that means 100 kilometers per hour. Actually, drive ko to kagabi. Yun pa lang yung long drive ko dito. Siguro nga, alas 2-hour drive yun. Walang sumusunod halos sa speed limit. As in, 50 kph, yung roads. Minsan yung highway 50, sobrang baba. Minsan 60, pero halos lahat ng dumadaan, parang over 10 to 30 kilometers per hour, over the speed limit, as in mabilis sila. Minsan tatry ko siya sundan, minsan. Pero promise guys, trinay ko naman sundan yung speed limit. Pero minsan mo-over ako kasi mabagal talaga. Pag sundan mo yung speed limit, eventually may tututok dun sa likod mo. Pero hindi sila yung mga parang driver sa Pilipinas na magpa-flash, maiinip, or tututukan ka. Parang mafe-feel mo lang na naiinip na sila kasi eventually mag-overtake na rin sila. Not saying na huwag nyo sundan, pero sundan nyo guys kung first time nyo mag-drive dito para ingat lang. Aside from yung helpful tips na bibigay nila, of course yung parang contract nyo, yung resibo, may mga things to eat, may para mga promos, discounts na on some certain shops. Very tourist friendly. At saka to, yung guide sa gas na kailangan ilagay sa car. So for this one, ang nilagay na ang dapat is regular. Wag premium, wag diesel. Actually, ito rin. Ang dami yung mga tips din dito, guys. On driving in snow and ice. Well, kasi winter ngayon. Pero for sure, on some other seasons, yung ibang rules dito siguro mag-iiba. So yun, nabang document yan. And then, yung checklist. Before kayo umalis, before kayo paalisin ng person, after itutour niya kayo around the car and the inside, parang ano lang, papakita lang niya sa inyo yung kung ano ba yung state ng kotse. Like, may nasira, may kita ba kayong sira dyan? Para lang alam niyo na ikaw ba yung nakasira nun or nabangga ba siya along the way. So, basically checklist lang naman siya. Tapos magsasign ka dito.
Naaliw din ako. May kasamang ganito sa kotse. Hindi ko alam kung... Siguro sa carpet pang tanggal ng dumi. Snow. Haba, oh. Ayan. So, inside the car. Naging review na to ng Nissan Note. Ayan. Digital, ano to. Digital screen yung buong ano niya. Cluster gauge. And then, yung steering wheel maganda. Leather. Leather wrap steering wheel. Cup holders. And take note, 4 months old pa lang daw tong car. So, medyo praning ako guys. Iniingatan ko siya talaga. And ayan, may parang navigation nila to. Yung Bluetooth din. Diyan makakonnect. The usual aircon. Ang medyo kakaiba lang and nanibago talaga ako is ito. Hindi ko na-expect to sa entry level car nila. So, parang siyang yung mga BMW na may park. Neutral drive, ginagalaw-galaw mo siya. Push button. Parking brake. Auto hold. Marami ng kotse ngayon may ganyan na sa Pilipinas. Ayun o, pag tumingin kayo dun sa likod, makikita nyo. Hindi lahat ng dadaanan yung kalye. Asfalto. Meron dyan, ano, ganun na sin, parang puro snow lang. Walang kung kita nyo. Puro snow lang siya. May kalye doon siguro pero natakpan na ng snow. So, maraming ganun, marami kayong dadaanan na ganun. So, careful lang talaga. Slowly but surely yung technique. Oh, may isa pang Nissan Note to. Tadang, green naman siya. Ganda rin yung gray. Ganda rin yung white. Good! Ito, sa Pilipinas, binibenta tong sticker. Legit JDM, guys. Binibili nila yan, dinidikit nila sa mga Civic nila. Ayan. So, here, guys. Maganda yung seats. Para siyang yung foldable. Yung may baba. Ta-dan! So, yun. Pwedeng... Kasyang-kasya, dalawang malaking maleta, tsaka mga small bags. Some things lang na medyo maninibago ka when driving a right-hand drive car. Of course, dito ka papasok. Kakaiba yung view kasi usually passenger ka. Dito ka magdadrive, diba? And ako, weirdly, bunot ako ng bunot ng seatbelt dito. Dito siya. Sa right hand. Kasi diba parang mode mo magdadrive. Ang isip mo, magdadrive ka at bubunot ka dito. So, dito ka kukuha ng seatbelt, obviously. And then, ito. Yung lights, ang control ng lights is dito, sa right. So, may instances na gusto ko mag-signal, mag-flash. De, joke lang, di ako nagpa-flash ng tao dito. Bala ko mag-signal o mag-bright. Dito ko napipindot sa wiper. So, dito yung wiper controls niya. Yun. So, very confusing yan. Aside from mag-a-adjust ka sa buong layout kasi yun nga, right-hand drive siya. Sa pedals, syempre, same lang yan. Gas, brake. Good luck, no? Kung baliktad yan, wala na. Wala na tayong narating. Curious lang ako, if yung manual ba, baliktad din? Like yung 1 dito, 2, 3, 4. So, yun, di ko alam kung ganun yung mga manual. Pero syempre, mag-automatic na kayo if you're renting a car sa Japan. Ayun, may mga turista pang dumadating. Lamig guys, ayoko mag-review ng... ayoko siya i-review sa labas, nangangatog ako. Basically, yun lang naman. And review this guide, always review this guide. Kasi nandito yung mga things to know. And yung paper na nakasama kasi may further driving ano dun. May mga rules about towing, if you get into an accident. Ayan, so medyo ano to. Maraming detalye dyan. You have to know these lang kahit huwag nyo na i-memorize para lang if ever nangyari sa inyo yun, you know what to do. Okay, next, siguro pakita ko sa inyo paano yung startup sequence na itong hybrid e-power car. Ayan, so dapat dala nyo yung susi and then tapakan nyo yung brake and then start. Ayun. So, may mga warning. Ayan, nakailaw yung handbrake.
And may naglo-load dito, Eclipse. Siguro GPS yan. Naka-display minsan dito yung speed limit ng road kung saan kayo dumadaan. Kunyari 50, 40. Lumilit ako dyan. So madali i-compare sa speed nyo dyan. Tapos nandito yung temperature sa labas. Ayun lang. O sa napansin ko, kagabi, nagulat ako. Nagda-drive ako. Siguro mga ano na yun. Mga, medyo matagal na yun. Malapit na kami dumating dito from Chitose. Nag-warning siya, nagsalita, sabi niya, you've been driving for 2 hours. Parang maybe you can take a break. So, wala lang, galing. May ganun pala. Ayan, tas dito yung ano, ETC niya for the toll, ang pambayad sa toll. Although kami, may dinaanan kaming ETC na wala yatang load to. So, binayaran namin ng yen, as in cash. Pero pwede daw credit card. So, yun. So, huwag kayo matakot, guys. Ma-intimidate dyan sa mga toll. Pero double check nyo lang kung may laman. Ito yata wala eh. Kaya, hindi kami pinapasok nung ano. Sabi, pay cash na lang. Pag in-off nyo din pala yung engine, which in-off ko na siya, may parang report siyang gine-generate. Eco drive report. Gigrade nyo yung sarili niya dyan. Based sa driving nyo. Kung matipid ba kayo. So, question. Bakit pa kayo nag-rent ng car kung very advanced naman yung public transportation sa Japan? Well, in terms of sa Hokkaido, may mga destinations kasi na mas madali if may kotse ka. Para at least, diba, hawak mo yung oras mo, at saka yung mga luggage mo nandun lang, mas madali dalhin versus na daladala mo sila sa train or sa tram or sa bus. So, come the third day, binalik na rin namin yung car sa car rental company. Hi. Ngayon nandito tayo sa hotel. Kukunin natin yung car. Nandun siya sa parking building. So, sa likod ko, kita niyo yung super taas na building na yan. Ano yan? Parking. So, sinasakay dyan yung car tapos may elevator. Parang nasa S-Lex lang ako, guys. Parang S-Lex lang to. State of mind. Turn right. Nakakatakot. Honestly, nakakatakot mag-drive. Also, another thing na napansin namin for 2 days driving here, walang nagbubusina, as in walang nagbubusina talaga. Ang weird, sobrang wala. Wala, tahimik. Halos 48 hours nang nakalipas, wala kami narinig na busina. Kahit habang naglalakad ka dyan sa sidewalk, zero. Napindot ko pala siya, may kinuha ko sa ilalim. Napindot ko, so yun lang yung one busina. Siguro sa buong Japan. So, we're on our way. Babalik lang natin yung ano. Babalik lang natin yung car. Actually ngayon, papunta na tayo sa car rental. Ibabalik na natin yung Nissan Note. So, babay na kami sa kanya, pero bago yun, magpapagas lang tayo kasi ang rule is dapat full tank siya pagbalik mo. So, i-charge ko nila pag binalik mo may bawas yung gas. Ayun. So, good luck to us. Sana wala nang hidden charges. Akala ko guys, tapos na yung stress ko dun sa right-hand driving. Pero ang susunod na pinaka-stressful pala is paano ipagas yung kotse. Kasi sa Pilipinas, obviously may mga gas boy tayo. So never talaga ako nakapag-gas ng sarili kong kotse. Hindi ko nga alam paano i-on yung automatic eh. Ayan, so ito ako ngayon nagsa-struggle, nagpapatulong sa attendant dito sa Cosmo gas station. So, yun. Madali lang naman siya. Hindi ko lang talaga na-research. Pero, para lang siyang vendo machine na magsusukli din sa'yo. As in, no human interaction. Paano? Buti na kita mo, hindi lumapaw. Actually, naamoy ko na siya. Tapos, oh. Yung sound na parang mapupuno na. Yung, yung... So, that concludes yung Japan driving experience ko.
And I would definitely recommend it, lalo na sa mga gusto lang ma-experience ang mag-drive abroad, lalo na sa Japan, na right-hand drive, or even sa mga car enthusiasts dyan na gusto lang ma-experience ang mag-drive sa Japan. Of course, medyo extreme yung ginawa natin na nag-drive pa tayo sa Hokkaido na nagsusnow. So definitely, mas madali siya if mag-drive ka during the summer, spring, basta yung walang madulas na road. So yun, see you guys in the next episode.